guys, welcome back to my channel. And for today's video guys, gusto kong i-share sa inyo kung paano ba talaga ako pumayag. Kasi there are a lot of people asking me, diba? So here it goes. I make this video for all of you guys. And disclaimer lang, I'm not an expert when it comes to diet guys. All information given on this video are all based on my experience. So, every results may vary ha. Posibleng hindi siya maging effective sa'yo or posibleng din mag-effect siya sa'yo. So, it really depends on your effort, on your discipline when it comes to your diet. Okay? So, to start with, I want to share with you my before and old photos for some sort of inspiration only. Guys, I really want to share this na ano kung ano mang katawan meron kayo ngayon, payat o taba, it's really okay. Think kung saan kayo masaya, kung saan kayo komportable, yun yung gawin nyo guys. Huwag na huwag kayong magda-diet kung napipilitan lang kayo. Gawin nyo ito ng kusa, ng hindi labag sa kalooban nyo, and gawin nyo ito for your own decision. Like, nakapag-decide ka na gusto mo siyang gawin. Okay guys, wag nyo siyang gawin na napipilitan kayo kasi hindi kayo magiging masaya. Guys, to start with, my beginning kilo when I started my diet was around 75. I think maybe nag-range pa siya ng 78 kasi sobrang taba ko nung dumating ako dito sa Saudi. So, it takes a year, more than a year na bago ako nakapag-decide na mag-diet talaga. So, nag-diet ako November 2017. Yung pinakaunang ginawa ko is, I stopped eating rice. What did I do? Hindi biglaan. Ginawa ko is 2 times a day hanggang naging 1 time a day, 5 times a week, 4 times a week hanggang nakaya ko siyang walain. So, guys, huwag niyong biglain kasi mahihirapan din kayo. Nung tinigilan ko si rice, ang kinain ko is white bread kasi pampartner ko siya sa ulam para hindi ako maumay sa ulam lang. But unfortunately, it's still the same content, high carbohydrate yung rice at ang white bread. The same lang sila guys. So yun, tinigilan ko rin si white bread and I switched to brown bread. So yun, kahit na ayaw na ayaw ko kay brown bread, okay lang sa akin kasi alam ko na less yung calories niya and less yung carbohydrates niya. Yun lang guys yung ginawa ko. Pinakaunang way, stop eating rice.
Then stop eating high sugar content na mga pagkain like mga juice. But guys, I still eat pasta, I still eat chocolates, I still eat lahat ng pagkain kinakain ko pa naman siya. Si rice lang talaga ang winala ko sa una. Okay? Then I drink green tea kasi alam mo yung paniwala din ako before na nagpapapayat si green tea, but nung sa time ko na, hindi naman siya yung pinaka main ano na pumayat ako, guys. Maybe it helps my metabolism kasi sobrang constipated ako palagi. So nung iniinom ko si green tea 2 times a day, naging okay yung bowel pattern ko. So doong way lang nag-help si green tea sa akin, pero hindi talaga siya yung fat burning na inano ko. And guys, I want to inform you na I do my diet naturally. I never take any slimming product. Okay, it's all natural. Diet and exercise, guys. So yun, from November to April, so around 6 months, nag-lose ako ng 14 kilograms kasi umuwi ako sa Pilipinas. Weight ko is around 58 na lang. But when I go home, of course, since na-miss ko talaga yung mga food doon, grabe yung mga pagkain ko doon, guys. So, tumaba ako. 3 months pa naman ako nagstay doon. But it's okay with me. Tumaba ako doon. Then, pagbalik ko dito sa Saudi, yung weight ko is around 61 na naman. So, bumawi ako. Binawi ko siya pagdating dito. Same old routine, no rice, less sugar. And then, same lang, guys, yung naging routine ko. Yung workouts ko, like, hindi naman siya everyday before. Hindi everyday yung workouts ko. I spent maybe mga 30 to 40 minutes lang naman yung workouts. And then, guys, every time I go vacation sa Pinas, nag-increase talaga yung weight ko. And accepted ko na siya. And, okay, it's okay with me kasi I have this mindset na I know when I came back to Saudi, kaya ko na naman siyang i-lose. Kasi naka-focus na talaga ako na pag nakabalik ako dito, guys, maglo-lose weight na naman ako. So, yun. But, ang pinaka-minimum lang na weight na nung simula nag-diet ako is 56. So, naging, ano lang siya, guys, 56. Then, started March 2020, doon ako nag-try mag-LCIF. So, ano yung LCIF? Low Carb Intermittent Fasting. But before, guys, nag-fasting na ako, pero hindi talaga siya like yung fasting na everyday. Hindi, kasi hindi ko pa kaya. But, started March 2020, 56 yung starting weight ko. Nag-LCIF ako, low carb. Lahat ng kinakain ko, low carbohydrates. Kumakain man ako ng high carb, pero hindi siya naaabot sa maximum level ng everyday intake ko ng carbohydrates. So, you have to count your carbohydrate intakes. So, it depends on the LCIF type kung ano yung ifa-follow nyo. Kasi yung sa akin, dirty LCIF, meaning I can eat everything, but I count my carbohydrates intake na hindi siya makaabot sa maximum level per day. So, yun. Intermittent fasting, 16 hours of fasting and 8 hours of eating. So, you can eat low carbohydrates within 8 hours. So, hindi ko sinasabi na maging effective siya sa lahat, ha. So, it really depends on your effort sa pagda-diet mo. And of course, exercise ko, guys. Almost every day ako nag-exercise except red days.
So, yun lang naman, guys. Workout, mag-share din ako ng mga videos next time. So, if you want to know more about LCAF, I will share the link on the description box para magka-idea kayo, makita nyo yung mga videos kung paano siya gawin. Kasi yung sa akin, hindi ako expert dito, ha. Yan lang yung ginawa ko. Kaya mabilis yung pag-lose ko ng weight ngayon from March to this day, June. So, guys, ginagawa ko ngayon is nagpa-firm na lang ako ng ano ko, ng mga katawan ko. Body toning. So, yun lang naman ang workouts ko ngayon, guys. But I want to share all the workouts I've do before para may idea kayo kung paano siya. So, guys, you know what? Before, when I was obese, like, sobrang taba ako, I still have a lot of people na nagmamahal sa akin despite of my physical appearance. So, guys, whatever body you have right now, always be happy. Never be insecure sa mga maliliit if you are mataba, because you know there are some people na comfortable sila sa pagiging mataba, mas okay silang tingnan sa pagiging mataba. So it's really okay because we are born to be unique and beautiful. So guys, mataba ka man, payat ka man, as long as may mga taong nagmamahal sa'yo, continue lang. Pagpatuloy ang buhay, di ba? And you know, guys, I really admire all those people who work hard to lose weight. Because you know, consistency is a must. Only few people na may ganyang, alam mo yung consistent sila, kasi they want to continue kung ano na yung napagsimula nila. Like, nakikita nila yung result, even though na hindi fast ang result, if kahit na slow progress siya, they still continue. You know, I really admire all the people like that. So, yun yung nakikita mo na ano eh, na dedikasyon nila eh. Kasi kahit na hindi sila agad-agad pumapayat, pero continuous pa rin. So, continue lang, guys, yung consistency nyo sa pagda-diet. Kasi, worth it talaga in the end. If magkakaroon lang talaga kayo ng disiplina, focus, mindset sa pagda-diet. So, start nyo na yung journey nyo and huwag nyo nang antayin yung bukas. So, para pumayat na kayo and healthy live. So, guys, thank you so much. Hopefully, may na-learn na naman kayo for today. And see you in my next video. Bye, guys!